Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalain at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sabahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, nang mahuhusay na dibadista sa daigdig na ito? Ipinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita
na aming ipinangangaral. Ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griyego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus. Isang katitisuran sa mga Hudyo at kanghalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griyego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lakas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat, awit pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginoo'y tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang inihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalaga lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan.
nabalam ng dating mga lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbango ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pang pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Sa araw na ito, Biyernes, araw ng debosyon, tayo ay nagtutungo sa tahanan ng mahal na pong Hesus Nazareno para mag-alay ng papuri't pasasalamat at lumalapit din tayo ng may tanging kahilingan. May mga pinagdarasal o may mga humihingi ng ating mga dasal. Sa araw ding ito, sa ating pagbasa, may kita natin na sinasabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa ang halaga ng karunungan. Pero sabi ni San Pablo, hindi yung karunungan na tingin ng lahat. Ang karunungan ng Diyos ay hindi yung karunungan na tingin ng mundo. Sapagkat sabi niya, ang mga Hudyo at mga Hintil hindi nga maintindihan ang karunungan ng Diyos. Para sa kanila, kalokohan. Kalokohan na ang Diyos ay mamatay. Kalokohan para sa kanila, ang Diyos ay maghirap. Kalokohan para sa kanila na ang Diyos ay ialay ang sariling buhay. Dahil ang tingin nila, malakas ang Diyos. Hindi nagagapi. Hindi natatalo, bidang-bida. Minsan, no, aminin natin sa ating buhay Kristiyano, ganun yung tingin natin sa kapangyarihan. Pagiging malakas, nananalo, hindi nagpapatalo. Na kahit sa araw-araw nating pamumuhay, ganun ang tingin natin. Yung pinakamagaling, siya ang panalo. Yung napapatahimik, yung mga kaaway niya, siya ang panalo. Pag hindi na nakasagot sa iyo ang misis mo, ikaw ang panalo. Sa labas ka nga lang matutulog. Ganun ang tingin natin. Yung dakila, nananalo. Napapatahimik ang lahat. Pero, ano ba yung karunungan na gusto ipakita sa atin ng Diyos? Ang karunungan na gusto ipakita sa atin ng Diyos, hindi pagiging panalo, hindi yung natalo mo ang lahat, kung hindi, ang karunungan ng Diyos ay nakita sa pag-aalay ng sarili. Hindi sa paninindak, hindi sa pananakot, hindi sa katigasan ng ulo,
ang karunungan ng Diyos ay nakita natin sa pagiging masunurin ni Jesus. Na sa tindi ng pagmamahal ni Jesus sa Ama, siya'y naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kaya kung gusto nating lumago sa ating pananampalataya at debosyon, ang sinusundan natin ay ang halimbawa ni Jesus. Si Jesus ba yung sinusundan ko? Si Jesus ba yung tinutularan ko at sinusundan ko sa buhay ko? O nagnanais na maging dakila at makapangyarihan tulad ng pamantayan ng mundo? Pero kung titignan natin ang ating unang pagbasa, sinasabi din ni San Pablo, ang tila'y karunungan ng mundo ay kalokohan sa tingin ng Diyos. Kaya, di ba sinasabi? Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi tulad ng mga hintil na ang tingin sa kapangyarihan ay siyang nasusunod, kundi ang magiging dakila sa kaharian ng Diyos ay ang handang maglingkod sa lahat. At ang taong naglilingkod, handang sumunod. Ang taong naglilingkod, handang makinig. Ang taong naglilingkod, handang ibigay ang sarili. At ang taong nagbibigay ng sarili, nakikinig ng husto. Kasi kung hindi na nakikinig, sarili na ang gustong pakinggan. Kung ayaw nang makinig, matigas na ang ulo. Di ba? Pag yung anak ayaw na makinig sa magulang, ang sinasabi ng nanay, katalaga tigas-tigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig. Pasaway ka. Pero maganda rin sa atin, bilang mga Kristiyano, bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, tularan natin ang karunungan ni Jesus sa pakikinig sa aral at turo ng Diyos. Pakikinig sa mabuting balita. Pakikinig sa mabuting balita na ipinapahayag ni Jesus. Pakikinig sa utos ng Diyos sa buhay natin. Yun ang karunungan. Pag-aalay ng sarili, kinakalimutan ng sarili, yan ang karunungan sa mata ng Diyos. Kaya kung gusto natin lumago sa pananampalataya natin, kung gusto natin lumago sa ating debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, tularan ang halimbawa ni Jesus. Handang maglingkod, handang makinig. Minsan kasi, baka ang nangyayari, gusto natin, tayo yung pakinggan ng Diyos. Ang gusto natin, si Jesus ang sumunod sa atin. Pag hindi sinagot ni Jesus yung panalangin natin, nagtatampo tayo sa Kanya. Sumasama ang loob natin sa Diyos. Pero, maganda rin na tayo naman ang makinig sa Diyos. Tayo naman ang makinig sa Kanyang tinig. Tayo naman ang makinig sa nais Niya. Hindi yung gusto natin. Hindi yung pagpipilitan yung gusto natin. Kasi yung taong pinagpipilitan ang gusto, matigas ang ulo. Pero kung handang makinig, handang sumunod, lumalago sa karunungan ng Diyos. At sana ito yung naisin natin bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, mga tunay na deboto. Ang tunay na deboto, nakikinig tulad ni Jesus. Ang tunay na deboto, sumusunod tulad ni Jesus. Ang tunay na deboto, nagmamahal tulad ni Jesus. Kung ganun ang gagawin natin, ang karunungan ni Jesus ang nasasabuhay natin. Hindi ang karunungan ng mundo, ang karunungan ng Diyos
ang ating sinusundan at sinasabuhay. Kaya magandang paalala sa araw na ito, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, maging tunay na deboto na nakikinig, sumusunod, at nagmamahal tulad ni Jesus Nazareno. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ang wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay naghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tini, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan, at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Jesus Nazareno, malakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob o ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat. Buhay na dalisa. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito. Nasa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya, pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus sa inadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kalitaasan, pinagpalang na paririto sa ala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Inagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob. Sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming masala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaitulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ako'y mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Jesus, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y iyalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y siyo lamang habang buhay. Ong Jesus sa sereno na ibuti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang samo ko tasal sana'y pakinggan mo ng mapawi na mga paghihirap ko. Ong Jesus Nazareno, salamat po ang iyo pagmamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay puburin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Pong Jesus Nazareno, kalutan po ninyo itong kailingan ko. Ang buhay ko mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami umasa. Oh, Jesus, sa iyo patupad niyo po at nawa't kabayan ako.
sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami ababayaan. Buong Jesus de Sareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samok mo at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus de Sareno, salamat po ang iyong pagmamalay na nanama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay puburin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin.
kaligtasan, sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sigisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.